dadalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tayo po'y sasambahin Diyos na buhay. Hallelujah! Praise you, God, oh Jesus. Hallelujah! You took, you take our sins away, oh God. You gave a life away for us. You came down to save us to the cross. Our hearts are changed because of your great love. Oh, you live, you live, you died, you rose again, and today you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, and all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. Hallelujah. You took, you take our sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You live, you die, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, and all the earth will see your praises. You live, you die, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. Back again, I know you will, and all the earth will sing your praises. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world you live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you, tayo pa'y magstayo, mga kapatid. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah, for all you've done. Oh yes, oh God, how we exalt you name, oh high, our Lord, our God, our Savior, oh Jesus, hallelujah. God, hallelujah, Lord God, oh Father Almighty Jesus. Wala kang katulad, wala kang katulad,
Wala kang katulad, O Diyos. Sa'yo ang pag-ibig at kapangyarihan. Wala kang katulad, O Diyos. Habag na di nagmamahaliw, kapayapaan bilang maaaliw. Sa'yo ang panyaya, kalwalhatian. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa'yo ang kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. Awa na lalaging sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa. Sa'yo ang katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa'yo ang pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Galak na di napaparam, umapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang pangyari at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Galak na di napaparam, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Praise you, O Lord God. Pinsamba, bigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise you, O Lord, how we glorify, how we magnify. Glory to God, hallelujah. Glorious, my Lord, glorious God. Wonderful, Lord, wonderful God. Wonderful Savior, hallelujah. Praise be thy name, O God, hallelujah. There is none, God, before you, my Lord. You worthy to be praised, you worthy of honor, you worthy of glory, you worthy of worship. Hallelujah, praise God. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Ito ang kanyang pangako at pinangahawakan. Ako may dalawa at tatlo, magtipo sa kanyang pangalan, pinangako ng Panginoon, tatuyo sa kalagitnaan na mga taong iyon na sumasamba sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo nakakatiyak, nakasama natin ang Panginoong Jesus at meron tayo napakagandang pagkakataon upang ating pong idulog sa Kanya
ating pong mga kahilingan. Kaya unang-una ay panalangin natin ang gawain ito ngayong gabi, ikalawang gabi ng ating pong Bible Conference. Patuloy tayong kausapin ng ating Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu ay marinig po natin, nagsasalita sa ating puso. Amen. Amen. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Matanggap natin ang kalayaan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. So, panalangin natin ako patuloy ng ating pong Bible Conference, ang mayamang pagsama, pagkilos ng Panginoon, ang mga leader at fellowship, buhat kay Pastor Greg Mitchell, sa mga Council of Elders, National Leaders, ang ating Pastor, Pastor Boyet Isipida, mga regional leaders, district leaders, mga missionary, amen, mga pioneering pastor at mga takeover pastor, mga pastor na may karamdaman, mga asawa ng pastor at mga kapatiran. Pag-pray din natin ang mga may prayer request ngayong gabi, si Nestor Repollo, stomach cancer kay Mila Legesniana, bukol sa mata o cancer din, si Joseng Josing Perida na nako-confine dahil sa kanyang pneumonia, si Guy Robledo, tumor at bukol sa likod, si Tatay Carling Rosas na sa matagumpay na bypass operation sa kanyang puso, kay Sister Mercy Brahas, kagalingan sa kanyang goiter, lalaan at Sister Ashley, ang pamangkin ni Sister Lizelle Onlayaw at maging ang magulang ni Pastor Bong Paulo, amen, na nakakonfine ngayon sa ICU. Pag-pray natin ang pabor ng Panginoon at sa mga maalala natin may sakit, may karamdaman, ay atin po silang idulog sa Panginoon. Patuloy ang Diyos magligtas sa mga pamilya, included ang ating pong immediate family, magbangon siya ng mga mangangaral. Amen, mga committed, anointed, preachers, revivalist, evangelist, pastor, mag-asawang magkasundo ng puso at isip sa Panginoon. Pag-pray natin ang mga churches natin, muling manganak, muling makapagtanim, maabot natin ang Central Luzon at ang Northern Luzon at ang bansa na ipinaabot sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. Ngayon pong gabi, tayo po ay bubuksa sa panalangin ng Pastor Rosario Batangas. Kaya minsan pa, banggitin natin ang mga kahilingan sa Panginoon ngayong gabi. Oh God, we praise you, my Lord. Praise be thy name, my God Almighty, hallelujah. An omniscient God, an omnipresent God. An omnipotent God, the all-knowing God. Oh Diyos na tapat, matuwid, umabot ng pangailangan, dumidinig ng mga panalangin. Dakilang manggagamot, our great healer, our great provider, strong tower, God, hallelujah, miracle workers, God. Oh God, ikaw ang dakilang nagpapatibay, nagpapalakas, umabot ka ng mga pangailangan ng bawat isa. Shikolarobobo kalarebebe, shalalaranda rebebe bakarendo, ribebe kalalarando rebo karendo, shalalala mama siriri bebe kai, ribaba kandoro bomo siriri bebe kai. Oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, ngayong gabi nagpapasalamat kami Panginoon sa biyaya ng kaligtasan, O Diyos, at sa iyong mga salita na nahayag sa amin sa linggong ito. Ngayong gabi, Panginoon, ang mga nabanggit na panalangin ay inaangkin na namin ang katugunan, ang pagpapagaling sa mga may karamdaman, ang paglawak ng ministeryo, Panginoon, ang pag-abot sa maraming bayan, lalawigan at mga bansa. Pagpalain mo, Panginoon, magyang mangangaral at tagapagsalin ngayong gabi. O God, mga himala at tanda, ay amin ang ipinagpapasalamat. O Diyos, sa iyo lahat ang parangal ngayong gabi sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Praise God! Tanggapin ang atin ng bawat isa. Huwag na po kayo lumayo. Ang kaliwa, kanan, sarapan, sa likuran, pwede niyong ngitian. Huwag lang sisimangutan. Amen! At pagkatapos yan, pwede na po tayong makaupo.
Praise God. Welcome sa ikalawang gabi ng ating pong Bible Conference. Amen. Hallelujah. At announcement mamaya ay sa paglisan, yun po, alam nyo kayo po yung nasa unahan sa parking lot, ay kayo po yung unang dapat magmadali, amen, na makalabas upang huwag po mapigilan ang mga sasakyang nasa likuran. At sa mga delegates, pakiingat lang po ang mga testimony ninyo dahil may mga, meron po kami pinapatuloyan sa inyo na first time namin pong napatuloyan. Kaya inyo po mga patotoo ay malaking bagay po sa mga kapatiran dito sa lungsod ng Lucena. Amen. So be careful sa ating po mga testimony. Amen. At matulog ng maaga para magising ng maaga at makarating dito ng maaga at makapanalangin, kausapin ng ating Panginoon. Mag-start po tayo ng 8 o'clock ng prayer hanggang 9. At kung kayo may kipagkwentuhan, malawak po ang labas. Amen. Doon po ko muna kayo magkwentuhan. Ang nasa lugar ito, dapat ang kinakausap ay ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. At paalala lang mga kapatid. Amen. Lahat tayo pagod, nag-aalala, maraming ginagawa. Pairali lang po ang pagiging malamig ang ulo. Mapagtagumpayan natin ang pagiging short temper. Amen. Huwag mong kakalimutan, Kristiyano nga pala ako. Di ba? Amen. So, sikapin po natin na tayo po ay maging blessing sa konferensyang ito. Huwag tayo magiging ugat at maging daan ng anumang samaan ng loob at hinanakitan sa gawain ito ng ating Panginoon. Amen. Pag-pray natin, be a blessing para sa konferensya ng nating lahat, hindi na ito na Lucena, laging blessing tayo sa konferensya. Amen? Hallelujah. So, yun na lang muna, pansamantala ating pabalita, at sa mga alam nyo mga susunod, paalalahan na ninyo na huwag nilang paparkingan ang mga may pintuan, may mga gate, amen, at huwag nilang itong takpan, amen, para wala po tayong magkaroon ng maraming issue habang iginagawa ang gawain ng Panginoon. Okay, so wala na po ako nakalimutan, at ngayong gabi, makarinig tayo ng mga ulat, mga report ng ating mga kapwa manggagawa. 2 hanggang 3 minuto ay kanila pong iulat ang mga ginagawa ng Diyos. Masali na po tayo, yun lang ginagawa ng Panginoon. Huwag na yung mga ginagawa ng Diablo. Amen. Hallelujah. Kaya palakpakan natin Panginoon ang habang sila po ay nagpapasyang lumapit. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Ako nga po pala si Maro Albina, ang aking pong may bahay si Dayan. Kami po ay nagpapastor sa bahay ng Talisay, Batangas. Naroon po kami sa mahigit 5 taon at yun po ay 4 na taon, pinakamasasayang taon ng aming buhay. Nung nakaraan pong May 2023, we celebrated our 4th-year anniversary. Kasama po namin si Pastor Boyet de Cepeda. At napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Aside from strengthening, encouragement, si Pastor Boyet po ay nangaral ng discipleship at nangaral po siya about the Holy Spirit at may mga alagad, kabataan po na napuspos ang banal na Espiritu. September 2023, naging bisita naman po namin si Pastor Emil Cordero ng 2 gabi at napaka makapangyarihan pong gabi, 18 mga mananampalataya po sa ating church ang napuspos ang banal na Espiritu. At ang 2023 po ay napakalaking blessing sa amin pong church. Sunod-sunod na financial breakthrough ang amin pong naranasan, na mga alagad po ay nagpapatuloy sa pangunguna sa ating pong mga outreaches, Bible study, ang mga weekly preaching points, mga miracle healings naranasan po namin. 3 ama ng tahanan ang pinagaling po ng Diyos mula sa sakit sa puso. Ang pinakang evident po ay ang isang ama ng tahanan na dapat ay i-ICU, dapat ay babypass operation, pero matapos po nating ipag-pray, amen, yung bara po sa kanyang ugat, after the follow-up check-up, ang sabi po ng doktor, yung ugat na barado ay dinadaluyan na ng dugo. Amen. At salamat po sa Panginoon, yung magte-take over po sa Talisay,
Humahayo na, nangangaral na po ng salita ng Diyos. May pinag-pray po sila na isang ina ng tahanan, may cancer, may psoriasis, stroke, bedridden, nakabaluktot. Sabi nila, medyo mabaho na. Pero salamat sa Panginoon, pagkatapos silang ipag-pray, binalikan nilang mag-asawa at ng kasunod na lingko, nakatayo na, nagluluto, naglalakada, nakakapunta na sa Lipa para mamili. Amen. Salamat sa Panginoon. At gayon po, ang pinakamabuti, ang aming pong church ay naghahanda. Kasama po yung may-ari ng inuupahan namin lugar, pasama po sa prayer na marentoon po natin yung ating inuupahang bahay panambahan. Salamat po sa Panginoon, salamat po kay Pastor Ernie, salamat po sa aking tatay at sa aking pastor, salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Ako po ang inyong kamagagawang pastor, Pastor Jason po de la Cruz ng Lemery Church. At nais ko pong iulat ang ginagawa ng Panginoon sa lugar kung saan po kami inilagay ng ating Panginoon. Sa evangelism po mga kapatid, nais ko pong i-share ang ginagawa ng ating Panginoon. Bible study, outer chest mga kapatid, ay tuloy-tuloy po nating ginagawa. At bibinuksan po tayong isang outer chest medyo malayo. At nakakalungkot mga kapatid, limang gulong ang nasira sa amin. Pero maganda pong ginawa ng Diyos, limang gulong ang nasira pero maraming tao, mga kaluwa ang binago at inayos ng ating Panginoon. At nais ko rin pong ibahagi sa inyo mga kapatid ang ating gawain sa labas mga kapatid, ang PNP, BJMP mga kapatid ay tuloy-tuloy po nating nag-agawa dahil marami pong mga tao doon. Amen. Ang naakay po natin sa ating Panginoon at nababahagian ng salita ng Diyos. Pasensya at kinakabahan. Amen. At all departments po ng municipal mga kapatid ay nababahagian din po natin ng salita ng Diyos. Amen. At sa healing naman po mga kapatid, amen, magandang ginagawa ng Diyos. Nagugulat po ako sa mga himala na ginagawa ng ating Panginoon. Meron po dong sakit sa baga, amen, pinagaling ng Panginoon. Meron pong bukol sa kanyang left breast mga kapatid, himala ng Panginoon, inalis po ng Diyos. At meron po dong inanantahan ng mga kapatid sa dumadalo sa church, amen, na tatlong beses na po siyang nag-take na magkameron ng baby, pero hindi po nabubuo at namamatay po sa tiyan. Pero nung ating pong ipag-pray, kasama na ating bisitang Pastor Seth Dakara, nung aming anniversary, amen, ngayon po ang bata ay 1 month na po at buhay po sa biyaya ng ating Panginoon. At sa mga biyaya naman po ng Panginoon, mga kapatid, amen, ay mayroon pong binabangon ng Diyos sa mga supporter para po masuportahan ang gawain ng Diyos. Sa mga outreaches po, mga kapatid, amen, may mga taong binabago ng ating Panginoon, may mga nahihipo ang Diyos. Doon po sa aming outreach, mayroon pong hinipo ang ating Panginoon, simple lang po ang kanilang buhay, pero po siya hinipo ng Panginoon at siya po'y bumili ng lupa para po sa tatayuan na church doon po sa outreach. Amen. At yun lang po ang nais kong ibahagi mga kapatid. Una-una po, salamat sa Diyos. Salamat po kay Pastor Ernie na nabukas po ng Bible study sa amin para makakilala sa ating Panginoon. Sa akin pong Pastor Obet Gonzalez, salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pong paggabay sa aming mag-asawa. Amen. Sa church, sa Candelaria Church, sa Lemery Church, mga kapatid, salamat po sa inyong investment, sa aking asawa, sa aking anak na sumusuporta rin po sa aking gawain. Sa Jones po, ang mataas na kapurihan, to all God of glory. Praise God. At sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, salamat po sa Panginoon o sa lahat. At kay Pastor Ernie, Sir Elaine, salamat po sa pribilehyo. Sa aking asawa, salamat sa lahat ng laban na iyong ako'y sinasamahan. Sa aking pastor, Pastor Roger at Mami Arlene, salamat sa inyong suporta sa lahat-lahat. At una po sa lahat, mayaman ng tahanan na siya po ay talaga nakakadalo sa church at hindi pa po nakakasama yung kanyang asawa, pamilya. Pero sabi ko sa kanya, yung sinabi sa akin ni Pastor Ernie, na ginagalang niya ang kanyang puso, kumbaga yung sinabi niya sa akin, sinabi ko sa kanya, ginagalang ng Panginoon ang kanyang puso, isang araw makakasama niya ng pamilya. Ngayon po, kasama na niya po ang buong pamilya niya, siya po ay sila pong pamilya ay pillar na ng church. Salamat po sa Panginoon. At sa street preaching po, pagkatapos ko pong mangaral, may isang lumapit po sa aking ina ng tahanan, siya po ay umiiyak. Dahil po yung kanyang anak ay may sakit, ilang linggo na pong may sakit, pabalik-balik po yung kanyang lagnat, ito po ay 2 years old at may asma. At sabi ko sa kanya, manampalataya lang po siya kahit malayo yung kanyang anak, nasa bahay, siya po ay papagalingin ng Panginoon. At kinabukasan, binalita niya po sa akin, pag-uwi niya, ay magaling na, masigla na po yung kanyang anak. At yun po, talagang ito po kasi street nagtitinda sa
mga lansangan, ng mga balot Penoy. Sila po'y may business, kaya po pag dumadaan kami doon ay libre Penoy, libre balot at mga iba't iba pa. At yun po, at sa aming satellite church, may satellite church na rin po ang tanawan. Salamat po sa Diyos at ang kabataan pong humahandel nito at 20 to 30 din po ang attendance dito. At na nakakatuwa pa po dito mula po sa aming satellite church ay 7 o 5 o miss 5 na mga bago na dumadalo tuwing umaga sa church. Salamat po sa ating Panginoon. At nung December po, alam naman po natin nung kami po ay naaksidente, talagang nung kami naaksidente, nung kami po ay pinadala dito sa MMG, ay nakaganto po ako, naglakad, talagang hirap na hirap po ako. Tapos ang pinakita po namin agad yung x-ray, sabi sa amin ay maghanda na kayo ng 300 to 400,000. At talagang gusto ko nang umuwi, gusto ko nang umalis, sabi ko, pero sabi nga ng aking ama, ay ituloy mo lang. At yun po, biyaya ng Panginoon sa madalit salita, nandun ako sa operating room, at pinagpe-pray ko, Lord, maging malaka, pero sabi ko nga, wala na, Lord, ako'y ooperahan na. At yun nga, pinatulog na ako, pagising ko, sabi nung nakangiti yung doktor, yung nurse, sabi ko tapos na daw. Pagbalik ko po doon, talagang may pumunta sa amin na Bill, sabi ko walang x-ray, puntahan niya. At sabi doon ay ang biyaya ng Panginoon, yung doktor ay binigyan po ng wisdom at yun po inoperahan ako. Yung buto po na dapat tatanggalin, dapat po kasi ito'y magkakaroon ng kumbaga yung bone cancer. Salamat po sa Diyos ay wala na po at ito po'y biglang nawala sa pangisgawa po sa ating Panginoon. At nung January po, nagkaroon po ng revival crusade with Pastor Denver. Salamat po sa Diyos dahil kami po'y pinalakas ng ating Panginoon. At di lang po yun, siya po ay nangaral tungkol sa building dahil po ang tanawan ilang taon na rin po nasa taas third floor hindi tam di papayag 150 at ngayon po ay nakalipat na po kami makakalipat na at under renovation na po. Salamat po sa ating Panginoon at ito Panginoon. Purihin po ang Diyos at mapagpalang gabi sa atin lahat. Ako po ang inyong, ako pong pinakabata sa kanila. Amen, hallelujah. At 46 years na po akong pastor, sapagkat mula nang ako parehistro ay pastor ng pangalan ko. Pero sa ministry po ay mag 11 years na po tayo sa ministry. Amen, nais ko pong iulat ang ginagawa ng Diyos sa Lipa. Mag-aapat na taon na po kami sa lungsod ng Lipa at napakaganda po ng ginagawa ng Diyos. Marami po siyang mga bagong bagay na ipinapakita sa amin. Sumasagot po siya sa mga panalangin. Amen. Kinakailangan na po naming umalis ng lugar sapagkat yung amin pong ginagamit na lugar sa pagsamba ay malapit na sa langit. Amen. Kaya nahihirapan na po yung mga mananampalataya na umakyat. So kami po yung nanalangin at humingi kami sa Diyos ng pera. At binigyan naman kami, nakalipat kaagad kami, amen. At binigyan kami ng lugar na sa ngayon ay mas malaki, amen. At nanalangin kami sa Diyos, sa biyaya ng Panginoon, ngayon po ay nakalipat tayo at medyo malaki na talaga yung lugar. Kasya na po ang 100 ano, doon sa lugar natin at mayroon pong ginamit ang Panginoon, mayroon pong taong 5 buwan pa lang dumadalo ron, pero siya po yung ginamit ng Diyos, nagbigay ng mga tiles at ng mga pwedeng magamit doon sa church. So, hindi pa man po tapos, pero maayos po nagagamit. Ganon din po sa evangelism, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Mga kabataan at mga magulangin, mga lalaki tuwing Linggo po, sila'y sama-sama lumalabas at ako rin po ay lumalabas din, nangangaral. At may mga tahanan po tayong nabubuksan, mga Bible study, pati po mga bakla ay tumatanggap sa Panginoon. Bayot ba, bayot? Ano, tumatanggap sa Panginoon. Amen. At maganda ang ginagawa ng ating po dakilang Diyos. Hindi man po marami, pero may dinadagdag sa church. Ano, may mga linggo po na laging may bago pong mananampalataya na idinagdag. Sa pagpapagaling, ang Diyos po ay, hindi na po ako nagugulat sa pagpapagaling ng Diyos dahil kilala ko ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Kaya mayroon po doon isang ina ng tahanan na hindi na makapagtrabaho. Sabi nga sa religion nila, pinadasala na.
ano, pero sa ngayon po ay pinagaling ng ating Panginoon at nagkakapagtrabaho na. Amen. Meron po tayong isang kapatiran doon na dumadalo rin sa church. Nagpapalpitate po ang kanyang puso at kinakabahan siya. Natatakot siya, pero matapos po kaming manalangin, napasigaw siya, sabi niya, yes, pwede na uling magkape ng kaping barako. Sabagat pinagaling na kagad ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa aking pong pastor, Pastor Ernie, at sa aking pong asawa, Sister Eunice. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. Praise God. Sana po masaya pa rin tayo habang tayo po ay nagpapasyang magbigay sa ating pong Panginoon. Amen. Sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 27, Proverbs 3:27, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Kung natin pag-usapan dito yung salitang kinauukulan. Amen. Huwag ipagkait ang mabubuting bagay sa kinauukulan. Pag sinabing kinaukulan, ay siyempre dapat una ay sa Diyos. Ano yung dapat na sa Diyos ay huwag po nating ipagkakait, ibigay yung para sa Diyos. So, alam natin, ang tithes ay pag-aari ng Panginoon. Simula pa lamang sa mga unang pahina ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay nagtatatag na ng ownership ng Panginoon. Sa paraiso, ipinagkatiwala niya sa lahat, ang mga lahat ng mga bagay, pero isang bagay, sabi niya, ang bunga ng punong kahoy nito, huwag niyong gagalawin, ito ay makakasama sa inyo. Pero ang totoo nito, itinuturo ng Panginoon, ma-enjoy niyo ang lahat ng bagay, pero may mga bagay ninyo dapat kukunin sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos. Amen. Yung first fruit, unang bunga, ay pag-aari ng Diyos. Yung tithes and offering, yan ay pag-aari ng Panginoon kung bakit pagdating sa aklat ng Malakias, chapter 3, verse 7, ang gumagalaw ng ikasampung bahagi ay kasalanan ng pagnanakaw sa Diyos. Kasi yan ay pag-aari ng ating pong Panginoon. Ano pa yung kinaukulan, yung para sa Diyos? Ano yung ibinibigay natin sa Panginoon? Yung ating ipinangako sa Diyos. Amen? Kaya ano yung ginawa mong pledges para sa konferensya na magamo ng iyong pastor? January. Amen? Nag-pledge ka. At maraming pastor ang natuwa sapagkat yung mga pledges na ang lalaki, sabi ko, wow! Wow! Pero hanggang ngayon, di pa dumarating. Amen. So, yung ipinangako mo sa Diyos, sa kinaukulan, para sa Diyos na ipinangako mo. Amen. Hallelujah. Kaya, kinaukulan, yung para sa Diyos, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ibigay niyo yung kay Cesar, ang para kay Cesar, pero ibigay niyo yung sa Diyos, yung para sa Diyos. Ngayon sa yung ginagawang pagbibigay mula kagabi o kaysa yung pledges, pwede na ba natin itanong, ito bang aking ibinigay sa Panginoon ay sapat, enough, amen, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ito yung gusto kong itanong. May ginawa ba ang Diyos sa buhay mo? Sariwa ba sa iyo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Yung bang ibinigay mo, ibinibigay mo, ipinipledge mo, sapat ba yan sa kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Amen? Yung ginawa mong pledge, mga pangako sa Panginoon, sapat ba yan sa yung binipisyong tinatanggap tuwing may konferensya? Nagpe-pledge ka ba? Kung nag-pledge ka, yung bang pledge mo, sapat ba yan sa napakagandang ginawa ng Diyos sa iyo ng gawain sa konferensya? Yung bang ibinibigay mo, yung ba talaga yung hinihingi ng Diyos sa iyo? Amen? Yung ibinibigay mo, yung ba yung hinihingi ng Diyos sa iyo? Ang problema natin, masyado nating napapahalagahan ang mga bagay na
na totoong mahalaga, pero mayroong panghigit na mas mahalaga. Amen. Kwentahin natin, magkano'ng ginugugol mo para sa pag-aaral ng anak mo? 20,000, 30,000, kung ito ay college. Kung nasa private, magkano buwan-buwan? Ang baon, project, schooling, magkano sa isang buwan? At magkano naman ang ibinibigay mo para sa Diyos? Magkano ginagastos natin kapag may outing, may lakad, may outing sa labas, kasama ang pamilya, kasama ang mga mahal mo sa buhay, magkano ginagastos? Magkano nagugugol? At magkano naman yung ibinibigay mo para sa gawain ng Diyos? Amen? Kung marunong ka magkwenta, dapat alam mo na yung sinasabi ko. Amen. So, kinauukulan na dapat ay huwag nating kakalimutan na meron po talaga yung para sa tao, pero yung para sa Diyos. Ang tanong, yung bang para sa Diyos, tama ba yung iyong binibitiwang halaga para sa Diyos? Ang nakakalungkot, yun ang problema. Galante tayo sa tao, galante tayo sa kaibigan, galante tayo sa kamag-anak, pero kuripot tayo pagdating sa gawain ng Diyos. Galante tayo sa napakaraming mga tao, galante tayo sa mga kaibigan, galante tayo sa kapatiran, pero napakadamot natin pagdating sa Diyos. Amen. So, tulungan tayo ng ating pong Panginoon. Sabi nito, withhold not. Huwag mong iaatras, huwag mong pipigilin yung mga bagay na dapat mo itong bitiwan para sa Diyos. So, ang tanong, ano yung dahilan bakit pinipigil mo at pinipigilan mo ang ibigay yung para sa Diyos? Ano yung dahilan? Pero sa totoo lang mga kapal ko, ating bibilangin ng mga pagpapalat ginawa sa ating buhay, walang dahilan para hindi ibigay ang hinihingi ng ating Panginoon Diyos. Amen ba mga kapatid? Alam yung problema kapag yung dapat mo ng bitiwan dapat at ibigay, ang problema niya kapag lagi mong wini-withhold, pinipigilan, napakaraming mga bagay ang naaantala. Palimbawa, sa konferensyang ito, ang dami kong pangarap, ang dami kong plano para sa konferensyang ito. Pero ito lang ang natupad, itong LED at ito pong soundproofing. Ayoko naman kasi na mangyari na ang sound system ay para tayong pinupunit na lata ang sa alit na pagpalain ka sa pakikinig, ay naiinis ka sa pakikinig. Dahil parang pinupunit na lata dahil nga walang soundproofing. Kaya sabi ko, hindi ako papayag, kahit wala pang pondo, bibili ako ng kaya ito may pa-soundproofing. Amen. Ma-update naman tayo sa screen na ito. Pero alam niyo, ang dami kong mga plano na hindi natupad. Dahil may mananampalataya, wini-withhold yung para sa Diyos. Sabi ko sana, bago mag-konferensya, makabili na agad ako ng 300 pieces na bangko. Dahil ayoko nang manghiram ng bangko. Mother chest, manghihiram pa ng bangko. Pero wala akong nagawa kahapon, nanghiram talaga ako ng bangko. Bakit? Kasi yung may mga pinagpala na ayaw pang ibigay. Yung mga church na dapat naman tumugon, hindi pa tumutugon. Kaya naantala ang mga gawain ng Panginoon. Amen? Kaya narami na di-delay. Naantala na dapat gawin dahil wini-withhold, pinipigil yung kanilang dapat ibigay para sa Diyos. So ito yung ikatatlo, amen, para makahingay nga na tayo, yung pangako na huwag mo itong pinipigilan. Yung pangako na tinatawag na timely giving, napapanahong pagbibigay. Dahil sabi ito, pag hindi mo ipinagkait, tumugon ka, ang tawag yan ay timely giving, napapanahong pagbibigay. Amen? Ano yung mga pangako na napapanahong pagbibigay? Unang-una, ito'y nagtitiyak na magandang resulta. Titiyakin ito kapag tama ang napapanahong pagbibigay mo, lagi po ito nagbibigay ng tamang resulta o magandang resulta. Amen mga kapasiting Panginoon. At ito'y nagpuproduce,
lumilikha ito na napakagandang mga testimony. Ito'y mag-create na mga miracle na miracle money, mga himala. So ang tanong ngayong gabi, amen, kailan ka huling nakaranas ng himala pagdating sa pananalapi? Kailan mo huling naranasan ang miracle money? Kailan mo naranasan ang himala dahil ikaw ay tumugon sa panawagan, ikaw ay nagbigay? Kailan mo huling naranasan na nakakita ka ng himala? Amen? Ang problema kasi natin, nasisiyahan na tayo sa mga himala. 15 years ang nakalipas, 20 years ang nakalipas, yun nilang ikinukwento mo. Wala na bang bago? At sabi ng banal na kasulatan, ang biyaya ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Ha, paano ka tayo magkakaroon ng tinatawag na maraming mga bagong himala, bagong makapangyarihang pagkilos ng Diyos kung hindi po tayo tumutugon sa tinasabi ng ating pong Panginoon? So, ang pangako ng timely giving, amen, ay lilikha ito ng mga testimony at mga patotoo sa ating pong buhay. Totoo lang mga kapatid, kulang ang oras para sabihin sa inyo, napakarami ng testimony at patotoo na dahil sila po'y tumugon, dahil sa, hiningi sa kanila, nagpapatotoo sila, may ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. Kakita sila ng miracle money, ng mga grabing pagpapala. Dahil sabi nga, napapakinggan natin, pero maraming hindi nararanasan. We cannot outgive God. Hindi natin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Kung magbibigay ka ng 1 million ngayong gabi, hindi mo pa rin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Kung magbibigay ka ng 100,000, hindi mo pa rin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Amen mga kapatid, sa timpong Panginoon. So, isa pa, pangako ng timely na papanong pagbibigay, timely giving prevented regrets. Iniiwasan nito, ilalayo ka rin sa maraming mga panghihinayang. Alam mo, sa maraming buhay na maraming tao, marami tayong mga bagay na pinanghihinayangan sapagkat hindi mo nagawa yung mabuti. Marami kang pwedeng panghihinayangan sapagkat pinalampas mo magandang pagkakataon. Lalo na kapag nalaman mo in the future, nandami mo na palampas na mga pagkakataon. Amen. Kaya, alam mo, namimiss yung opportunity sapagkat ang iyong ginagawa hindi napapanahon. Pinahinaan mo sa atin yung timely giving prevented regrets. At kahulihan, timely giving pleases God. Ang napapanahon pagbibigay ay nakalulugod sa Panginoon. Kahulihan, isang babae ang nagdala ng sisidlang alabastro ng naglalaman na mamahaling gamot. Ang ginawa ng babaeng ito ay kanya itong ibinuhos niya lahat sa ulo ng ating Panginoong Jesus. May nagalit, unang-una si Judas. Alam mo problema? Ang una nagagalit sa ginagawa mo, wala namang kinalaman sa ibinibigay mo. Sila pa ang galit, wala namang kinalaman sa pinagtrabaho mo, wala kinalaman sa pagbibigay sa pera mo. Sila ang galit, katulad ni Judas. Pero makikita natin ito, ipinagtanggol ng Panginoon sa ginawa ng babae. Ang gusto natin bigyan ng pansabi ng Panginoon, bakit niyo binabagabag ang babae? Sabi niya rito, ginawa niyo ito upang ihanda ako sa paglilibing. Dahil may tradisyon ang mga Hudyo na kapag ang tao ay namatay, pinapaliguan ng pabango. Pero isip ng babae, bakit naman ibibigay ko itong pabango ito kung siya'y patay na? Maamoy pa ba niya ito? Ma-appreciate ba niya pabango ito kung siya patay na? Pero ang ginawa niya ito, alam niya, hanggat buhay pa si Jesus, ibibigay ko ito. Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ng babaeng ito ay laging babanggitin. Amen. Ha, sa salit-saling henerasyon, amen, ang kanyang ginawa. So may kita mo, pag ang Diyos ay nalugod, yung pangako niya grabe. Yung isang buong sweldo, amen, na mabaing ito ang ginintimpala ng Panginoon hanggat may pangangaral salita ng Diyos, babanggitin yung ginawa mo. Kita mo, pag nalugod, pag na-please ang Panginoon, yung ginawa mo sa loob ng bahay, ipagsisigawan sa buong sanglibutan. We cannot outgive God. Hindi natin kaya talunin Diyos pagdating sa pagbibigay.
Kaya nga sa konferensyang ito, ito lang yata yung unang pagkakataon na Martes na nag-aalala pa ako kung makakatawid tayo. Sapagkat mga previous conference, Lunes pa lang, pagtuwag, ano ko, kumusta Ernie? Kumusta ang panalapit? Sabi ko, Pastor, Lunes pa lang, solved na. Ngayon, Martes na, nag-aalala pa ako. Amen? So, ngayong gabi, nakakarinig ka pa ba ng tinig ng Diyos? Malaking problema yan kapag hindi nakakarinig ng tinig ng Diyos. Baka si Satanas ang bumubulong sa iyo, huwag ka maniwala kay Pastor Ernie. May pera yan. Gusto lang niya may sumubra sa konferensya. Kailangan mo yan. Sino ang nagsasalita sa iyo ngayong gabi? Kung napapakinggan mo ang demonyo, napakinggan mo ng tinig ng banal na espiritu, ang tanong ngayong gabi, sinong pakikinggan mo? Sino papakinggan mo? Amen? Tahimik na tahimik sila. Hallelujah! Amen! Ang totoong Kristiyano, hindi po lumalaban kapag kinakausap ng banal na espiritu. Ngayong gabi tayo magbibigay ang konting asher, panalangin natin halaga ibibigay sa Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa opportunity na makapagbigay at makapagkaloob. Hinihiling ko na gumawa ka ng testimony, gumawa ka ng patotoo sa iyong mga anak. Lord, sa konferensyang ito, may mga pusong tumutugon, may mga pusong handang sumunod sa iyong tinig. Dalangin ko, Panginoon, gumawa ka ng testimony na kanilang ipapatotoo na may ginawa ka sa konferensyang ito. Salamat po, mahal na Diyos, itong aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. One mighty God we serve, one mighty God we serve. One mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven above adore Him. One mighty God we serve. Oh, what a 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 mighty God we serve. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. One mighty God we serve. One mighty God we serve. Angels bow before Him. Heaven above adore Him. One mighty God we serve. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. O makapangyarihang Diyos. Amen. Praise God. Yon ang iyong Panginoong Jesus. Bago natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, ang district ng Batangas ng mga alae ay maghahandog po ng awitin eh. Kaya palakpakan natin ang Panginoon habang sila ay lumalapit.
Sound check. Sound check, sound. Sound, sound check. Sound check, sound check. Napakabuti mo, Ama, sa tulad kong nagkasala. Patawad mo'y nadarama ang iyong kamay sa kilaging nakaalalay. Ganap na gumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y tapat sa iyong salita, hindi nagsasawa sa aking laging nakahanda. Hindi na ako nangangamba, hindi na rin luluha pa. Dahil kapiling ka, Ama, sa puso ko ang ngalan mo'y nakaukit. Pasasalamat ko sa'yo'y hanggang langit. Dakila ka, sa'yo talaga.
handang umunawa ang pag-ibig mo'y dalisay. Walang ibang makapapantay sa iyong taglay. Ngayon at magpakailanman, purihin ka, dakila ka, Ama. Nakahandang umunawa ang pag-ibig mo'y dalisay. Walang ibang makapapantay sa iyong taglay. Ngayon at magpakailanman, purihin ka, dakila ka, Ama. Praise God. Salamat sa napakahalagang awitin na dapat maitaas sa buhay natin ay ang kadakilaan ng ating Ama. So ngayon pong gabi, dadako tayo sa pinakamahalagang bagay ng ating pagparito, ang makinig na salita ng Diyos, yung kausapin tayo ng Panginoon. So please, tiisin na muna yung pag-ihi, tiisin na muna ang pag-inom. Amen. Tiisin na muna yung pagtayo. Patapusin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag lang basta hindi tumayo, kundi maging bukas yung pandinig. Amen. Pakinggan natin yung lumalabas sa sound system, pero pakinggan din natin yung sinasabi ng Banal Espiritu sa ating pong mga puso. Amen. So, ang ating pong tagapagsalita ay disciple sa Perth, Australia, and 44 years na siyang mananampalataya. Silang mag-asawa, bago silang mag-asawa. Kaya, makukwenta mo na kung ano yung edad niya. No? Siya po siguro ay tatlong citizen na siya, no? Pero makikita natin, umiikot pa siya ng iba't ibang panig ng daigdig o pamangaral ng salita ng Panginoon. Yung edad na ito, kanina nga, nadulas pa. Amen? So, asul talaga ang kaaway. Pero still, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dalawang beses nag-take over ng church. Amen? Sa Australia at nag-pioneer, nag-mission sa PG Island, at ngayon ang PG Island ay isa ng established church at conference, nag-host na ng conference. So sa ngayon, siya po ay evangelist, amen, na iniimbita sa iba't ibang panig ng daigdig, at kami pipilagpala kahapon ng umaga, kagabi, nung linggo ng gabi, at ako naniniwala may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Maging bukas lang tayo sa naisabihin sa atin ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang ating pong Panginoong Jesus habang lumalapit, si Pastor John Perry at ang kanyang tagapagsalin, Pastor Maro Albina.
Magandang gabi. Good evening. It's great to be here tonight. Napakabuti na narito siya ngayong gabi. And it's a great privilege and honor to be able to preach in this wonderful conference. I've been really looking forward to coming here to the Philippines. Napakalaking pribileho sa kanya na makapangaral sa ating konferensya at matagal niya nang iniisip na muling makapunta rito sa ating bansa. These days I travel from country to country constantly. Every month I'm in two different countries. Sa mga panahong ito, lagi siyang naglalakbay sa iba't ibang mga lugar. Sa loob ng alas dalawang buwan na paulit-ulit siya ay pupunta sa iba't ibang dako. And I have been looking forward to coming here to the Philippines with great anticipation of what God would do. At inaasahan niya na siya ay makarating nga dito at makita kung ano ang gagawin ng ating Panginoon. If you have a Bible tonight, turn with me to the Gospel of Luke chapter 7 and we're going to start reading in verse 44. Kung kayo ay may mga Biblia sa aklat ni Lucas, kabanatang 7, mag-uumpisa tayo sa talatang 44. The theme that Pastor Ernie has chosen for this conference is an important one. It is the idea of taking vast lands that are yet unclaimed for the kingdom of God. Ang tema na napili ni Pastor sa ating konferensya ay merong kaisipan na pagkuha ng malalaki pang mga lupain para sa ating Panginoon. Maybe we can get the sound crew to kill this fallback speaker here. Kung maaari, inaan para hindi mag-feedback. There are doubtless many spiritual aspects that we need to understand and that will be preached to us during this week of conference. Maraming mga spiritual na aspeto ang dapat nating maunawaan at ipapangaral sa atin sa buong linggong ito ng konferensya. But what I'm going to preach to you tonight is very important. It's just important as the numerous spiritual aspects of taking more land. Ang ipapangaral niya ngayong gabi ay mahalaga na kasing halaga sa usapin ng pagkuha pa o pag-angkin pa ng maraming lupain para sa Panginoon. The Salvation Army has become a global organization that promotes a social gospel. Ang Salvation Army ay isang samahan na nagpapakilala ng tinatawag nating social gospel. I'm not against what they are doing. They do an enormous amount of good around the world. Hindi siya laban sa ginagawa nila sapagkat ang social gospel, ebanghelyo, na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. But the gospel that the Salvation Army promotes today has no power to save sinners and deliver demon-possessed people and give people a new life in Christ. Kaya nga lamang ang ebanghelyo na kanilang ipinapangaral ay walang kapangyarihan na magligtas sa mga makasalanan, magpalaya sa mga taong inaalihan ng masamang spirito. William Booth, the founder of the Salvation Army, was a radical gospel preaching evangelist that preached on the streets of London. Si William Booth ang nagsimula ay isang radical na mangangaral na nagumpisang mangaral sa mga kalsada ng London. And he proclaimed the power of salvation through Jesus Christ. At ipinahayag niya ang kapangyarihan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tragically, today they are little more than a welfare organization. Ang nakakalungkot sa ngayon, sila na lang ay organisasyong nagkakawang gawa. Pastor Wayman Mitchell used to emphasize that we do not run soup kitchens, we do not have a ministry to the poor and homeless. Lagi binibigyan din ni Pastor Wayman Mitchell, hindi tayo nagluluto ng sopas para magpakain sa mga mahirap at sa mga walang bahay. But even though we are not engaged in what we might call a social gospel, we absolutely need to be social people. Bagamat hindi natin ipinapakilala itong tinatawag nating social gospel o pagkakawang gawa, kailangan pa rin nating maging mga tao na nakikipag-ugnayan. Part of the great secret of the earthly ministry of Jesus was the fact that he connected the gospel with people because of his ability to connect with them socially. Isa sa mga dakilang sekreto ng ating Panginoong Hesus ay naipapadala niya ang ebanghelyo dahil meron siyang kakayanan na makipag-ugnayan sosyal, makipag-ugnayan sa mga tao. And so tonight I want to speak to you about empowering the gospel socially. Kaya nais na mangusap ngayong gabi sa pagbibigay kapangyarihan sa ebanghelyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Luke chapter 7 verses 44 through 48. Lukas kabanatang 7 ang talata 44. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ko sa iyong bahay,
Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, dinilig niya ang aking mga ng kanyang mga luha at ikinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat pinahiran niya na ungwento ang aking mga paa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ipinapatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umibig ng malaki. Datapwat sa pinapatawad ng kakaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Now I want to speak to you firstly tonight about the birth of social awareness. Una nating pag-usapan ang kapanganakan o pag-uumpisa ng kamalayan sa pakikipag-ugnayan. Social awareness has to be birthed into our thinking as God's people. Yung kamalayan, pagkaalam na dapat tayong nakikipag-ugnayan ay dapat maisilang mag-umpisa sa ating mga isipan bilang mga anak ng Diyos. Our text tonight is a lesson about the lack of social awareness and people skills. Ang ating talata ay aral patungkol sa kawalan ng kamalayan o kaalaman tungkol sa pakikipag-ugnayan. Some months back now, I was in another island nation. I was actually preaching a revival there. And it was the last night of the revival. We had just finished the revival. Ilang buwan na nakakalipas ay nasa isang lugar para mangaral ng revival. At dun sa lugar na yun, katatapos lang ng revival niya. I said to the pastor of the church and another pastor who was present at the revival that night, come with your wives and I will buy you dinner after the meeting tonight. Sabi niya dun sa pastor na nag-imbita sa kanya at sa isa pang pastor, isama niyo ang inyong asawa at tayo ay kakain sa labas. We went out to a restaurant. I doubt that they'd ever been there before, but we sat down at a table. It was a nice restaurant. Sila ay nagpunta sa restaurant. Hindi niya niisip niya, hindi pa siguro sila nakakarating doon sapagkat yun ay magandang restaurant. But as I sat at the table with the two pastors and their wives, these men looked like they had been eating lemons. Habang sila ay naandun, yung dalawang pastor na ito ay mukha silang kumain ng kalamansi. Nakasimangot ba? It was kind of like sitting at the dinner table with a couple of garden snails. Para kang nakaupo sa lamesa na ang kasama mo ay mga suso. Because these two pastors had about the same level of social skills as what garden snails have. Sabagat ang mga lalaking ito, mga pastor na ito ay parang may kakayahan na makipag-ugnayan na katulad ng mga suso. I was thinking to myself, this is going to be a fun night. Iniisip niya ako, I was tempted to just take some money out and put it on the table and say, you guys have dinner, I'm going to bed. Iniisip niya na sana, babayaran ko na lang, kumain na lang kayo dyan, matutulog na lang ako. But I turned the potentially dull night into an engaging evening. Kaya ang ginawa niya, imbis na maging nakakainip, ginawa niya ang pakikipag-ugnayan. After a few minutes of sitting at the table with absolutely no one talking at all, I said to the two men and their wives, let's have a discipleship lesson while we're waiting for our meals. Pagkalipas ng ilang minuto na walang nagsasalita, nagsalita siya at sabi niya magkaroon tayo ng usapang pag-aalagad tungkol sa pakikipag-usap. And the two ladies immediately began to smile and cheer up because how many of you know that every lady wants to know what goes on at a discipleship meeting? Yung mga babae agad na naging natuwa, napangiti. Kasi itong mga babae, alam niyo naman, alam nila lahat ng nangyayari sa discipleship meeting sa mga pag-aalagad. I began to quiz them about how we can get people to talk. I was trying to get them to talk. Tinanong niya sila na kung paano mo mapapaumpisahang magsalita ang kausap mo. So I asked them, how do we get people involved in conversation? So tinanong niya, paano natin maumpisahan na mag-umpisa ng pag-uusap? We were immediately on our way to making what could have been a very dull evening into a very enjoyable evening with these two pastors and their wives. Naging mabilis yung pag-unlad ng kanilang pag-uusap, yung nakakainip na gabi ay naging mabuti para sa kanila dahil sa pag-uusap. The two ladies and the two pastors began to interact, they began to talk, we began to answer questions and ask questions, and it was a fun night. Dalawang asawa ng pastor, tsaka yung dalawang pastor, biglang nagtanungan na, nag-usap at naging masaya ang gabing iyon. So as the social atmosphere changed, so did the people. Nang mabago ang atmosfera ng pakikipag-ugnayan, nabago din ang mga tao. Now Jesus was a perfectly balanced social man. Si Jesus ay balanse sapagkat siya'y taong nakikipag-ugnayan.
He had incredible skills in engaging and connecting with people. May magaling na kakayanan ng ating Panginoon na habulin ng tao para sila ay makipag-usap. He could get them to talk and to begin engaging in conversation, and he could draw the unfriendly into a friendly conversation. Nakukuha ng Panginoon ang mga tao ay magsalita sa kanya kahit na sila ay masungit. One of the great evangelistic encounters of the Bible began through a social connection. Isa sa mga dakilang kwento ng pag-ebanghelyo ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. John chapter 4 verse 7, a woman of Samaria came to draw water and Jesus said to her, "Give me a drink." Aklat ng Juan kabanatang 4 talata 7, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako." You know the story, Jesus is at Jacob's well and he asks for the water and the woman responds with a very unfriendly attitude. Alam natin ang kwento, ang Panginoon ay nasa balon ni Jacob at humingi siya ng tubig sa babae, kaya nga lamang ang babae tumugon ng masungit na pagtugon. John 4:9, "You're a Jew, I'm a Samaritan. What are you doing asking me for water?" Talatang 9, "Paano ng ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin? Ako'y babaeng Samaritana." But if you know the story tonight, you know that Jesus overcomes her unfriendly attitude and he eventually wins her soul. Pero sino nakakaalam na sa kwentong ito na pagtagumpayan ng Panginoon ang pagiging masungit ng babae at naakay niya pa ito? And after he's won her soul, she goes into the town and tells everyone, bringing the entire village to church. That's a good outreach. Hallelujah. At patapos na maakay ng Panginoon ang babaeng ito, ang babae tumakbo papunta sa kanilang barangay. Yung buong barangay niya ay dinala niya sa Panginoon. Yun ang magandang pangangaral sa labas. So here is a tremendous example of people skills and the power they have to change people's lives. Ito ang napakagandang halimbawa ng kakayahan na maghawak ng tao para tulungan ang mga tao. Now, social skills may have to be put into you. Ang kakayahan na makipag-ugnayan ay maaari na dapat pang mailagay sa iyo. I would suggest tonight that most of us are not born with these skills. We have to develop them as we go through life. Masasabi niya na marami sa atin, wala sa atin ang kakayahang ito nang tayo'y panganak, kaya dapat itong paunlarin. Some people, by virtue of their upbringing, their personality, the family they were born into, they have great social skills. May mga tao naman na dahil sa pamilya na kanilang kinalakihan, sa kanilang personalidad, ay meron silang napakagaling na kakayanan na makipag-ugnayan. Others have no social skills at all. Meron namang ilan na wala talagang kakayanan na makipag-ugnayan. So our text tonight is effectively a discipleship on social skills. Kaya ang ating talata ay simple. Ito ay pag-aalagad sa kakayanan na makipag-ugnayan. Yes, Jesus is dealing with the deeper issues of his lordship and salvation and forgiveness, but he gives us a profound lesson on social skills. Maraming malalalim pang mga aral na tinuturo ang Panginoon tungkol sa kanyang pagkapanginoon sa kaligtasan at pagpapatawad, pero higit sa lahat, ito ay sa pakikipag-ugnayan. If social skills are lacking, they must be put into you if you want to be effective in winning people to Christ. Kung wala sa iyo ang pakikipag-ugnayan, ang kakayahan nito, dapat itong mailagay sa iyo para maging epektibo ka na mag-akay ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Now, over the years, I had many opportunities to sit down with Pastor Mitchell at breakfast and prepare sermons with him. Sa maraming pagkakataon, nagkaroon siya ng mga oportunidad na makasama si Pastor Mitchell sa mga meeting ng pag-aalmusal para maghanda ng mga sermon. And social skills was one of those topics that he kept preparing sermons on time and time again. At madalas sa mga sermon na inihahanda ni Pastor Mitchell ay tungkol sa pakikipag-ugnayan, sa kakayanan na makipag-ugnayan. I remember being in Prescott Conference a number of years ago. Naalala niya, nasa Prescott siya sa konferensya ilang taon na nakakalipas. And Pastor Mitchell was dealing with this issue of your social skills. At ito ang pinag-uusapan, ito ang tinuturo ni Pastor Mitchell, yung tungkol sa kakayahan na makipag-ugnayan. And he said, "If you are Pastor Green Teeth, don't be surprised that you're having trouble keeping people in your church." At sabi ni Pastor Mitchell, kung ikaw ay pastor na mabaho ang hininga, mahirapan ka talaga na manatili ang mga tao. He said, if you have grease stains from last night's dinner down the front of your shirt, it won't be a mystery that you're having trouble building a church. Kung hindi ka madalas magpalit ng damit,
Yung sinuot mo kagabi na may mantsa pa ng pagkain, hindi talaga nakakapagtaka kung bakit hindi lumalago ang church na pinangahawakan mo. Now, part of your role as a pastor is not only to develop these skills yourself, but also to put them into your congregation, especially your disciples. Bahagi ng trabaho natin bilang mga pastor ay di lang sila dalhin sa church, kundi panatilihin sila, lalong-lalo na ang mga alagad. When I was a young disciple, my pastor handed me a book called How to Win Friends and Influence People, and he said, John, you need to read it. Yung sa alagad pa, binigyan siya ng aklat ng kanyang pastor. Ang pamagat ay, paano ka magkakaroon ng kaibigan at makaka-impluensya ng tao. Sabi sa kanya, John, basahin mo yan. When my best friend Rob Walsh found out that I'd been given the book by my pastor, he laughed. He thought it was absolutely hilarious. Yung kanyang matalik na kaibigan na si Rob Walsh, nung malaman na binigyan siya tungkol sa libro na yon, tawa ng tawa. Akala niya talagang nakakatawa yun. A couple of days later, he was talking to the pastor. He said, Pastor, that was so funny that you gave that book to John. Makalipas ang ilang araw, nakausap ni Rob Walsh, yung pastor nila. Pastor, nakakatawa talaga, binigyan mo si John ng ganong libro. And the pastor laughed and he said, yes, it was funny, wasn't it? Sabi ng pastor, tumawa rin yung pastor. Sabi niya, nakakatawa nga ano. Then he pulled out another copy and he gave it to Rob and he said, you need to read it too. At naglabas siya isa pang kopya, sabi niya kay Rob, kailangan mo din basahin to. If we want to win people to Christ, we must connect with them on a social dimension. Kung gusto natin makapag-akay ng mga tao sa Panginoon, kailangan nating matutong makipag-ugnayan sa kanila. Of course, tonight, the gospel must be at the center of our connection. Siyempre, walang duda, dapat ang ebanghelyo ay nasa sentro ng lahat ng ito. But how you reach the people you're trying to win will have a great deal to do with who you are and what you are as a person. Yung mga tao na inaakay natin sa Panginoon, malaki sa dahilan o kinalaman ng pagbubunga, pag-aakay ng mga tao ay kung sino tayo. You know, in more than 40 years of salvation, I have never ever heard a single individual say, you know what, I got saved, I came to that church because they just had such good doctrine. Sa kanyang kaligtasan na mahigit 40 taon, kailanman hindi siya nakarinig ng naligtas na nagsabi, alam mo, kaya ako naligtas kasi napakaganda ng turo. Paul says in 1 Corinthians 9, verses 19 through 23, he says, I've learned to become the servant of all people, I've become a Jew to the Jew, I've become under the law to those under the law. Sabi ni Pablo sa 1 Corinto, kabanatang 9, talatang 19:22, ako'y nakibagay sa lahat ng tao, sa mga Hudyo, nag-aring tulad ng Hudyo, sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako'y naging gaya nasa ilalim ng kautusan, ako ay nakibagay. He said, I've become all things to all men, and he says, I've done this for the gospel's sake. Sa lahat ng mga bagay, sabi ni Pablo, ako'y nakibagay sa lahat ng mga tao, at ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa ebanghelyo. Now let's think about some social basics. Pag-usapan natin yung mga pangunahin sa pakikipag-ugnayan. Verse 44 says, I entered your house. Sa talatang 44, ang sabi, pumasok ako sa iyong bahay. Now our text breaks it down into two parts. Ang talata natin ay mayroon dalawang bahagi. Firstly, Jesus deals with the social incompetence of Simon the Pharisee. Una, tinutukoy dito ng Panginoon yung kawalan ng kakayahan ni Simon na Pariseo. Everything connected with Simon in the text is negative. Sa talatang ito, lahat ng tinutukoy kay Simon ay negatibo. Jesus was effectively saying, you are a social failure, Simon. Simple lang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, Simon, ikaw ay bigo sa usapin na ito ng pakikipag-ugnayan. He overlooked all of those things were culturally acceptably normal and he was inhospitable, I should say. Maybe you better say it. Inhospitable. Yes, that's it. And he was socially unacceptable. Yung mga normal na bagay na dapat na ginagawa, hindi ginagawa ni Simon, hindi siya marunong tumanggap ng mga bisita. He was impolite and he was even rude. Sa mga ugali. His social incompetence communicated more powerfully than anything that he himself was. Yung kanyang kawalan ng kakayahan na makipag-ugnayan, ito yung makapangyarihan na nagpakilala kung sino siya. But that's also true of us. It's not just true of Simon the Pharisee. Hindi lang ito totoo kay Simon. Totoo rin to sa bawat isa sa atin. I've met some disciples and even some pastors over the year,
over the years, and the only conclusion I can come to is you are a really strange cat. Marami na siyang nakilalang alagad at mga pastor, at ang masasabi niya lang sa mga taong yun, kakaiba talaga kayo. Secondly, Jesus highlighted the social competence and connectedness of the woman. Pangalawa naman na tinukoy ng Panginoon, pinalinaw niya, pinalitaw ni Jesus ang kakayanan ng babae sa usapin ng pakikipag-ugnayan. He highlights the need she met, how she ministered, and made her presence socially acceptable. Pinakita ng Panginoon yung mga pangangailangan na kanyang tinugona at yung kanyang presensya sa lugar na yun ay katanggap-tanggap. She was a real people person, and that's what every effective Christian and soul winner should be, a people person. Ang babaeng ito ay tao na interesado sa kapwa-tao, kaya lahat ng mag-aakay ng kaluluwa ay dapat maging katulad niya. The only ones that felt uncomfortable in her presence were the religious freaks. Yung mga hindi komportable sa paligid ng babaeng ito ay yung mga taong sobrang relihiyoso. You see, social awareness is all about gaining access to people so that you can win them. Kailangan niyo makita na ang kamalayan sa pakikipag-ugnayan ay daan lamang para maakay natin ang mga tao sa Panginoon. Now there are numerous basics that should be a part of your connecting with people toolkit. Merong mga pangunahin na dapat mayroon tayo para tayo ay makakonekta sa mga tao. The first thing is you need to be affable. And I believe we have a tremendous Filipino word for that, Tagalog word for that, I believe. Una-una, dapat tayong maging makiliw. Be pleasant and easy to approach, easy to talk to. Yung bang madali kang lapitan, madali kang makausap. Be friendly, be warmly polite. Magiging palakaibigan, magiging mabait. That doesn't mean you have to hug everyone that comes up to you to talk to you. Hindi man ibig sabihin lahat na lang nalalapit sa iyo, yayapusin mo. But you do at least need to be an approachable person. Pero kahit papaano, dapat ikaw naman ay madaling malapitan. Let me say this tonight. Ayan yung sabihin niya to ngayong gabi. You need to be the kind of person that is friendly and nice because people want to be around those that are friendly and nice. Dapat ikaw ay maging palakaibigan at maging mabuti sapagkat ang mga tao gusto nilang maging kasama ang mga tao ng palakaibigan at mabuti. But let me give you another little secret here. Bigyan pa niya kayo ng isang sekreto pa. A smile will take you a mile. Yung pag-giti mo, malayo ang mararating niyan. You know what you all did when I smiled? Alam niyo ba yung ginawa niyo nang umiti siya? You smile back at me. Ngumiti rin kayo pabalik sa kanya. Well, thank you for that. Salamat naman. You see, many times when I'm walking into an office or I'm going somewhere and I have to speak to someone, before I even speak a word, I'll smile at them. Madalas pag pumunta siya sa mga opisina o kung anumang mga transaksyon, ang una niyang gagawin, ngingiti muna siya bago siya magsalita. I'm not being phony, I'm not being false. Hindi siya nagpapatawa, hindi rin yung peke. I want to have a happy conversation with them. Gusto niya lang magkaroon ng masayang pag-uusap. And for the most part, when I walk into an office or I walk up to someone who's serving me, at sa maraming pagkakataon, pag siya ay makikipag-usap na doon sa mga tao, nakakausapin niya, when I smile at them before I say anything, they smile straight back at me. Pag siya ay ngumiti, bago siya magsalita ng kung anuman, ngingiti rin pabalik sa kanya yung kakausapin niya. Hey, we're off to a good start. Oh, ayos, magandang umpisa. That's the way to do business. Yan ang pamamaraan, ang pakikipag-ugnayan. You know, you don't get any advantage by being morose. Wala kang makukuhang magandang bagay sa pagiging laging nakasimangot. What does morose mean? Ano ibig sabihin ng salitang morose? Well, I can probably better show you than tell you. Mas mabuti pang ipakita niya na lang kaysa sabihin niya. It means this. Ibig sabihin ganun. That's not the kind of guy you want to hang out with. Hindi ganung uri ng mga taong gusto mong samahan. Are you with me, church? Kasama ba namin kayo ngayon? Take care of your grooming and your presentation. Pangalagaan mo din yung sariling anyo at yung sa mga tao. Make sure that you look neat and tidy and well-groomed. Siguraduhin mo na malinis ka, maayos ang iyong panlabas na anyo.
You know, I must say that the Filipino people do that very well. Nasasabihin ng mga Pilipino, napakaganda, napakapupuri. I'm probably preaching to the choir tonight. Siguro nangangaral siya sa mga kumanta kanina, yung mga taga-Batangas. You know, if you're a pastor, it's a good idea if you shave every day. Kung ikay pastor, mas mabuti siguro mag-ahit ka araw-araw. It's a good idea if your clothes are clean. Mas maganda siguro kung malinis ang damit mo. It's a good idea if you're neat. Mas maganda kung malinis kang tignan. And that you have a consciousness of the way you dress. At meron kang kamalayan, alam mo ba kung paano ka manamit? I am constantly being met by pastors at airports. When I fly in, they come to the airport to pick me up. Yung mga pastor na susundo sa kanya sa airport, madalas ang sinusundo. But I must say that I've been met by pastors at airport who wear dirty old jeans and a dirty ripped t-shirt. May mga pastor na susundo sa kanya, ang dumi ng pantalon, tas butas-butas pa ang damit. Well, you know, that's bad enough. Masama na yun. But they spend most of the week in the same clothes. Pero madalas, nandun sila sa lugar na yun, nakikita silang ganun. Not good. Hindi mabuti. Two things that will help you to be well-dressed and well-groomed if you're a man. Dalawang bagay na makakatulong sa iyo na magdamit ng maayos at magmukhang maayos. One is a mirror. Una, salamin. That'll help you. Nakakatulong yan sa iyo. And the other one is a wife. Pangalawa, yung asawa mo. Interestingly, the Bible speaks about the garments, and I don't have time to go into that, but obviously God puts some value on the way we dress. Sa Biblia, madalas na binabanggit yung tungkol sa pananamit, hindi na niya nababanggitin, pero binibigyan din sa Biblia yung pananamit. Learn to converse and talk with people. Matuto kang makipag-usap, makipag-ugnayan sa mga tao. You know, all kinds of different people, you can learn to talk to them. May iba't ibang uri ng mga tao na dapat nating aralin kung paano makipag-usap. I've often sat in fellowships after church. Madalas yung sinasabi sa mga fellowships pagkatapos ng gawain. And we enjoy some wonderful food like the food you have here. Masarap na pagkain na kanilang kinakain. Like the food we had last night. Katulad ng pagkain nila kagabi. And this is great. The only problem is we're sitting around a table, a number of people, pastors and pastors' wives. Maganda sana, maraming pagkain. Kaya lang, doon sa lamesa, may pastor, may asawa ng pastor. And no one's saying anything. Wala man lang nagsasalita. Look, if we can't talk, you know, I get it. Kung hindi tayo makapag-usap, okay lang. I don't understand Tagalog. You don't understand English, okay? Kung hindi ka nakakaunawa ng Tagalog, hindi naman kayo nakakaunawa ng English. But when we're speaking the same language, listen, if you're not going to talk, I'm going home. Kung nagsasalita naman tayo ng parehas sa lingwahe at hindi ka magsasalita, uwi na lang ako. I'm going to eat your food and I'm going home. Kakain muna ako bago ko umuwi. Then I've sat in other fellowships where others talk non-stop. Meron namang mga minsan mga fellowship, meron namang nagsasalta, ayaw tumigil. I'm trying to get a word in. Gusto niya sumingit. It's like the guy's got a case of verbal diarrhea. Para bang nagtatay sa bibig. Ayaw tumigil. I've been in the company of other pastors that while we're just having fellowship, he feels as though he needs to show me how he can sing. Isa naman kasama niya mga pastor, nagfe-fellowship lang sila, biglang kakanta. That's a little strange. Kakaiba yun. Learn the secrets of good conversation. Alamin mo yung sikreto ng mabuting pakikipag-usap. You know, I had a pastor that was in our fellowship in Fiji. Meron siyang isang pastor doon sa kanyang dating church sa Fiji. And he would ring me up or I would ring him. Tatawagan siya o kaya naman yung pastor niya ang tatawag sa kanya. And I would say, so, you know, he's a younger pastor and he's still learning. Bata pang pastor, nag-uumpisa pa lang, natututo. I'd say, how's the family doing, bro? Sabihin niya, kamusta ang pamilya mo, good kapatid? Good. Okay naman. How's the church doing? Kamusta good ang iglesia? Okay naman. How are the services? Kamusta mga gawain? Good. Okay naman. Oh, good. Okay naman. How's outreach? Kamusta mga paglabas? Good. Okay naman. Good. Okay. To every question was the same answer. Sa lahat ng tanong, good. Okay.
After 10 minutes of asking all kinds of questions about how life is, I said, well, it's been great talking to you. I know what's going on now. Pagkatapos sa 10 minutong pag-uusap, na ganun lamang ang sagot. End of the conversation. I'll catch you later, bro. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap, kapatid. You know, there are some things we need to learn that are called etiquette. Meron mga bagay na dapat nating matutunan na tinatawag na. Now, etiquette is an interesting word. Yung bang magandang asal, GMRC? Because it's about social politeness. Ito'y tungkol doon sa pakikipag-ugnayan ng maayos, magandang asal. I notice you have etiquette here. I shake the hands of a young person and they put their forehead to my hand. Mayroong mga kabataan dito, pag kinakamayan, nagmamano. At first I thought they were going to kiss my hand. Akala niya nung una, hahalikan yung kamay niya. I thought to myself, if I were you, I wouldn't kiss that hand. Naisip niya kung ako sa'yo, hindi ako hahalik dito. But we need to learn some social etiquette. Pero dapat matuto tayo ng magandang asal. How many of you know if you go to a fellowship and there's 10 cookies on the plate and there's 5 people? Kung maaten ka ng fellowship, tapos merong 10 tinapay at 5 tao kayo, If you've got good social etiquette, you can't eat 5 cookies. Kung merong kang magandang asal, hindi ka kakain ng 5 tinapay. You know, you need to learn to do the math. Kailangan matuto ka mag-umpisang magkwenta. It's not hard. Hindi naman mahirap yun eh. If you can't do it in your head, get the calculator. Kung di mo kaya sa utak mo, mag-calculator ka, kwentahin mo. You know, the rule of ladies first. Yung bang nakasanayan yung batas na babae muna. That is a very good rule. Ah, magandang asal yan. I've been married to my much better half. Siya ay kasal na sa kanyang asawa. Whom I affectionately call my spare rib. Yung kanyang tinatawag, yung endearment niya, tawagan nila na kanyang tadyang. I didn't know it was going to be that hard to explain. We've been married for 46 years last month. Kasal na sila sa loob ng 46 na taon, nung nakaraang buwan lang. I still have the habit of opening the car door for her. Nagagawa pa rin niyang ipagbukas ang pinto ng sasakyan ng asawa niya. I shut the door. Sara ang pinto. When we come to a doorway, I open the door for her. Pag sila ipapasok sa pintuan, bubuksan niya yung pinto. Go through, my darling. Daan na, mahal ko. I let her go first. Hey, hey, hey. Happy wife, happy life. Masayang asawa, masayang buhay. But at times I've opened the door for ladies. I do the same for other ladies. I've opened the door, ladies. Kahit sa ibang babae, ginagawa niya, binubuksan niya yung pinto para makadaan kahit ibang babae. And some guy who is orbiting Mars, meron namang ibang lalaki na hindi mo ba maintindihan, walks through in front of the ladies and straight through the door. Lialagpasan niya mga babae tapos dumadaan sa pintong binuksan niya. No, stupid, I didn't open it for you, I opened it for them. Hindi yung para sa iyo, para yung sa mga babae. Let's get back to Simon. Pag-usapan natin si Simon. This is where Simon failed badly. Dito si Simon na bigo. You gave me no water for my feet. Hindi mo ko binigyan ng tubig ukol sa aking mga paa. You gave me no kiss, which was the greeting. Hindi mo ko binigyan ng halik na yun ay pagbati. You did not anoint my head with oil. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. You know, what's interesting about this is that Jesus mentions nothing about his doctrine. He mentions nothing about discipleship, but he says a whole lot about his ability to connect and work with people. Ang nakakatawag ng pansin dito, walang binanggit si Jesus tungkol sa doktrina, sa pag-aalagada, at sa anumang mga bagay, pero ang dami niyang binanggit tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Now let me wrap it up tonight so that I don't bore you to death. Tapusin na natin para hindi na kayo maumay. Let me speak about social skills, hospitality, and salvation. Kakayahan na makipag-ugnayan, pagtanggap, at kaligtasan.
So some of you might be sitting there tonight saying, well, this is all very good and ha-ha, very funny, but what does this have to do with winning souls? Baka may mga nakaupo po sa inyo dyan, oh, nakakatawa, pero anong kinalaman yan sa pag-aakay ng kaluluwa? I'm glad you asked me that question because now I'm going to answer it. Mabuti naman ang tagtanong ka kasi ngayon sasagutin na namin. There are a surprising number of references to social awareness, hospitality, and people skills connected to the salvation of souls. Merong mga talas sa Biblia na konektado sa kakayahan, sa kamalayan, sa pakikipag-ugnayan na konektado sa kaligtasan. If you're a student of the Bible tonight, you will quickly begin to pick them up. Kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, mabilis mong makukuha ito. Abram was hospitable to three men that visited him, and the outcome of his hospitality was Lot's rescue. Si Abraham ay mabuting tinanggap yung tatlong lalaking dumating sa kanya at ang resulta nito, si Lot ay naligtas. The widow of Zarephath extended hospitality to Elijah. Ang babaeng balo sa Sarepta ay nagdala na tinanggap si Elias. Now let's not forget tonight. Huwag natin kakalimutan ngayong gabi. That God spoke to Elijah and said, "Go to Zarephath because there I have commanded a widow to take care of you." Let's remember that. Nakinausap ng Diyos si Elias sa sinasabi, "Merong isang balo doon na aking inutusan na ikaw ay pakainin." Huwag niyong kakalimutan 'yan. And her hospitality to Elijah led to her salvation and the salvation of her son. Ang kanyang mabuting pagtanggap kay Elias ang nagdala sa kaligtasan niya at ang kanyang mga anak na lalaki. Of course, we have the example of the woman at the well. May halimbawa tayo ng babae sa balon. And the Bible tells us that Jesus' people skills in ministering the gospel to this woman won not only the woman but most of the town. Pero alam natin ang kakayahan ng Panginoon na maghawak ng tao, makipag-ugnayan, ang nagdala sa kaligtasan ng babae ito, pero hindi lang yun, pati ng isang buong barangay. And of course, we have the story of that little man up in the tree named Zacchaeus. Meron tayong kwento na isang lalaking pandak nun sa puno na ang pangalan ay Zacchaeus. He received Jesus into his home and he ministered to Jesus there. And Jesus said, "This day, Zacchaeus, has salvation come to your house." Tinanggap ni Zacchaeus si Jesus sa kanyang bahay, pinaglingkuran si Jesus, at ang sabi ni Jesus, ngayong araw dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. And our text tonight, the woman in the house of Simon the Pharisee, verse 48, then he said to her, "Your sins are forgiven." At sa ating talata, ang babae sa bahay ni Simon na Pariseo, ganito ang sabi, at sinabi niya sa babae, "Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Your social connection to people can often reach far into a community that you might not otherwise be able to access. Ang iyong koneksyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ay maraming malayo ang maaabot na hindi mo maaabot sa ibang mga pamamaraan. Again, Jesus had enormous social awareness and people skills. Muli si Jesus, napakalawak ng kanyang kakayahan na makipag-ugnayan at maghawak ng tao. He was able to connect with people that were completely different to him. Nagawa ng Panginoon na makipag-ugnay sa mga taong ibang-iba sa kanya. He was known as the friend of publicans and tax collectors and sinners. Nakilala siya bilang kaibigan ng mga publikano, maniningil ng buwis, maging ng mga makasalanan. What a tremendous testimony tonight. Napakagandang patotoo ngayong gabi. Jesus was known for his social skills in the community in which he lived and ministered, but he was nothing like those people. Nakilala si Jesus sa kanyang kakayanan na makipag-ugnayan na sa lugar na kanyang pinaninirahan at pinagmeministeran, pero hindi siya katulad ng mga taong iyon. If we want to be fruitful and have revival, we need to learn how to interact and connect with people around our lives. Kung gusto natin maging mabunga, maging epektibo, kinakailangan matutunan nating makipag-ugnayan sa mga tao sa ating nasasakupan. I want to tell this story to you and then I'm going to close shortly thereafter. Nais na ikwento ang kwentong ito at pagkatapos ito, tayo ay magtatapos. Pastor Wayman Mitchell tells the story and some of you may have heard this. Si Pastor Wayman Mitchell ay nagkwento na maaaring ang ilan sa inyo ay napakinggan na ito. He speaks about in the early days of his salvation, how he would go to church, and after church, his sister-in-law, George's wife, would cook a beautiful roast
dinner for Sunday lunch. Kinukwento ni Pastor Mitchell, nung una siyang maligtas, umaattend siya ng church at yung kanyang hipag, kapatid ng asawa ng kapatid niyang si George, ay magluluto ng masarap na pagkain para sa kanila pagkatapos ng gawain. And whenever Pastor Mitchell and his wife Nelda would go to church, they'd get an invite to come back to George's house. At tuwing dadalo si Pastor Mitchell at si Sister Nelda sa church, ang gagawin naman nung kanyang kapatid at hipag, iimbitahin sila sa bahay. Pastor Mitchell, I remember him saying in the last years of his life that in the early days he went to church not so much for the preaching, but for the wonderful roast dinner that his sister-in-law was going to cook at George's house. Naalala ni Pastor, naalala niya nung mga huling araw ni Pastor Mitchell, kinukwento niya nung una, hindi siya dumadalo dahil magaganda ang pangangaral. Dumadalo siya kasi alam niya may pagkain dun sa hipag niya pagkatapos ng gawain. But as he went to church Sunday after Sunday, roast dinner after roast dinner. Pero habang dumadalo siya sa gawain, pagkain pagkatapos ng gawain, dalo, pagkain pagkatapos ng gawain, he said, the preaching got to me, and I received a call from God. Sa wakas, tinamaan siya, inabot siya ng pangangaral at kinausap siya ng Panginoon. Think about this tonight, church. Sipin niyo to ngayong gabi, mga kapatid. We owe our fellowship largely in part to the fact that one man was hospitable and connected socially with another man. Utang natin sa fellowship na ito ang katotohanan na ang isang mag-asawa ay nakipag-ugnayan lang sa isa pang lalaki. Think about this tonight. Isipin niyo ito ngayong gabi. We. Tayo. We owe our place in this fellowship. Utang natin ang ating lugar dito sa kapulungan. And possibly in the kingdom of God. At posible sa kaharian ng Diyos. To one couple that showed continual hospitality to Pastor Mitchell and Sister Nelda. Sa isang mag-asawa na may mabuting pagtanggap sa ating mga pasating pastor na si Pastor Raymond Mitchell at Sister Nelda. Philippians 2:4, let each one of you look not only for his own interests but also for the interests of others. Filipos, Kabanatang 2, talatang 4, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. If this was true for the founder of our fellowship, the leader of our fellowship, how much more could you and I benefit from learning social awareness? Kung ito ay totoo sa nagpasimula ng ating kapulungan, gaano pa kaya tayo makikinabang kung tayo ay matututo sa usapin ng pakikipag-ugnayan? I want to ask you to bow your heads and close your eyes tonight. Ipunin natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Heads are bowed, our eyes are closed in the presence of God. Habang nakayuko, nakapikit ang mata, dito ang presensya ng Panginoon. And I want to give an invitation first of all tonight. Nais namin magbigay ng paanyaya ngayong gabi. Maybe you've come into this service tonight. Marahil pumunta ka sa gawain ito ngayong gabi. And you've come in as a visitor. At ikaw ay aming bisita. You may not be a member of any of our congregations. Marahil hindi ka pa miyembro, dumadalo sa aming ibang mga gawain. You're not saved, you're not born again. Hindi ka paligtas, hindi ka pa ipinanganak na muli. And tonight the Spirit of God is dealing with you. Ngayong gabi, kinakausap ka ng Espiritu ng Diyos. You know that you need to get your heart right with the Lord Jesus Christ. Alam mo na kailangan mong itama ang puso mo sa harap ng and Panginoon. God's speaking to you tonight. Kinakausap ka ng Diyos ngayong gabi. Maybe you're backslidden tonight. Marahil tumalikod ka ngayong gabi. Once known the Lord, but you're not living for Him. Tanggapin mo muli ang Panginoon, hindi ka mamumuhay kailanman. And tonight you'd say, I want to get my heart right with the Lord. Kaya ngayong gabi, nais mo sabihin, gusto mo tama ay puso sa Panginoon. I want to ask you to put your hand up where I can see it. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Quickly, here's my hand, pray for me. Pastor, ito ang aking kamay. I need Jesus as my Savior. Kailangan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Remember me in prayer tonight. All right, we're going to stand, church. Let's stand to our feet tonight. Tayo tumayo ngayong gabi. I want to challenge you this evening. Nais ko kayong hamunin ngayong gabi. It's not just the gospel you preach. Hindi lang ito yung ebanghelyo na ating ipinangangaral. It's the person you are. Ito ay kung sino tayo. The two must go hand in hand. Ito ay nagkakaugnay-ugnay. And when you get that right, at pag ito ay naitama natin, you will see a profound effect flowing through your ministry. Makikita mo isang makapangyaring epekto na dumadaloy sa iyong ministeryo. A fruitfulness and a favor that you may never have known in the past. Ang pagbubunga, ang pabor na marahil hindi mo pa nakikita nung una.
God is speaking to you tonight. God is dealing with you. Kinakausap ka ng Panginoon ngayong gabi. I want to ask you to get out of your seat and come down here and find a place to pray. Maaari tayong lumapit sa una, lumanap tayong lugar kung saan tayo pwede manalangin. Lumapit tayo ngayong gabi. Baranda dabakasa. Oh yes. You are a Father. I am a faith. Thank you, Jesus. God help us tonight. God be with people tonight, I pray. Pour out your spirit. Pour out your spirit on these good people tonight. Help your people, I pray. Minister to them, Lord God. Strengthen them. God, empower them, I pray. By the power and the anointing of the Holy Ghost, touch their lives. Meet with them, Lord God. God, I pray, give them wisdom. Give them understanding, Father God. Oh, God of heaven, keep ayanda redebe kishamanda. God, help your people, we ask. Move in the lives of your saints, we ask. God, I pray that you would empower, that God, you would bring wisdom, understanding, social acumen, Lord. Oh, God, I pray right now for an equipping of your people, Lord God. An equipping, Lord God, of individual lives. Glorify your name, we pray. Oh, yes. Kibata da baranda. Ay tumayo ngayong gabi. Let's worship. Let's sing along tonight. Awitin natin to.
Kayata. Thank you, precious Lamb of God, I love you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. I want to encourage you tonight that you can do everything that I've been speaking about this evening. You're not going to hear a single sermon preached during this conference that you can't in some way put into practice. Naisa kayo pala kasi na lahat ng inyong narinig sa Kanya ay kaya nyo rin gawin. At sa buong komprensyang ito, may mapapakinggan tayo at kaya natin itong magawa. Amen. Let's give God praise this Pastor. Purihin natin ang Panginoon. I praise God. Bawal ang suplado sa gastong mag-akay ng kaluluwa para kay Kristo. Amen. Huwag isnabero, huwag isnabera. Amen. Gawing ngumiti para makapag-akay ng kaluluwa para kay kay matulog ng maaga, gumising ng maaga, at dumating ng maaga. Announcement, yung nawawalan po ng cellphone, hindi ko nababanggitin ng kulay, kung nawawalan kayo ng cellphone, amen, ay pakilapit na lang po sa unha, sabihin nyo kung anong kulay at anong inyong pangalan. Okay, tayo magtapos sa panalangin. Mahal na Diyos, sama sa langit, marami po salamat sa iyong ginawa, at salamat po sa katotohanan ng aming napakinggan. Dapat lang na po'y aming mahakbangan. Salamat po sa aming paghihiwalay, ang kalusugan, ang sasakyan, sa lansangan, makarating kami payapat ligtas sa tahanan ng uuwian. Itong aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Okay, God bless you. Palayin kayo ng Panginoon. Okay. Hinawala ng cellphone. Lumapit lang po dito.